Kalaban, tama naman. Bakit galing. Matatakot kay LeBron? Hindi ka naman nasa NBA. Tama. Diba? Ba't ka matatakot kay Jordan? Hindi naman siya naglalaro. Tama. Ang galing, galing. So let's see kung magagamit nila yung the philosophy. The philosophy. The alien the wisdom. The alien wisdom. Oo, magagamit nila. Out of this world mindset. Uy, halos same ban sa atin dito. Except, hindi, okay na, the Lancelot. So, ibig sabihin Eve, ban sa Echo. Oo, balik lang. Same lang. Tapos same ano din eh, same spot. Same blue spot. Ulit yung Echo eh. Blue ulit eh. Feeling ko, ano na to, full force, haka. Hakan mo na, haka board mo na, wag nyo nang patagalin. Arlott, ay hindi. Kinounter na nila dito. So, okay, open yung Arlott. 1-1, nako po. Ay, nako po, nako, si Baby 1-1. Si Baby, anak niya yun eh. Bakit yung Baby? Nickname. Ganun na rin yun. Oo, si Ambong 1-1, nilabas na. Oh no. Kuya Wolf. Ay, pero nagbeya. Maganda sagot. Kaso para mong pinagamit kay Ash yung Pikachu. Tama. Ganun yun. Oo, no. Ay, actually, ito yung primary, the primary hero. Oh, no. Kumbaga, ito na yung best pick, kumbaga. Ayun. Kailangan may plano to. Kailangan magparsa. Parsaan nyo na. The Blitz Drop. Blitz Drop yan, pare. Hindi ka pa tapos, parsa. Ay! Yun pala! Maganda. Sagot. Meron naman pala ang bakit plano. Bakit naman kami matatakot sa 1-1? Meron naman kami Bobbius. Meron naman kami Bobbius. So, Arlott Room na ba to? Yan ang tanong. Is it the Arlott Room? So, the thing with Bobbius, syempre, sagot yan talaga sa 1-1. At dahil dun sa mga updates na rin na nangyari, kumbaga last year, nung mga season 10 ng play, ng ano, season 10 ng MPL, malakas na yung Bobbius sa 1-1. Paano pa ngayon na nerf yung 1-1 at may konting updates dun sa Fobius. So, mahirap na yung ano, di ba? Yung lipad. Oo. Tsaka mas malambot na si 1-1 ni Sim kumpara dati. Ang kaso kasi, Pokemon kasi ni ano yan eh. Ni Soul, anak na yan eh. Soul Pokemon kasi ni Benny Cute yan. Kung baga, kahit na gaano kaina, palag pa rin. Yan yung Dark Magician niya eh. The Dark... Tama. Yun yung Corribon niya. Ay, ano ba talaga? Dark Magician. Dark Magician, oo. Oo. Tsaka Pikachu. Yan yung Agumon niya. Hindi, yung Dark Magician, pang-una niya yun, pang-ubos niya yun. Hindi, si Black Magician talaga si yung... Si Kuribo yung niya. Ano niya, yung pampanalo niya. Hindi, tanong mo ba mga yung... Sorry, hindi tutunog na to. Si Kuribo yung ano niya, cheese pick niya. Oo, tama. Sige. Bucket strat niya yun. Okay. Jungle. Ano ang jungle? Ang kunin na FIMP. Oh yeah, mid lane. Kunin nila yung Farsa. Still. Nakaw. Kaso wala kang pang setup sa Farsa, boss. Kuya Wolf. Yung Arlott. Ano yung... O kaya Lilia. Kasi kailangan nila i-burst si Yuan once. Mahuli, no? Kailangan ba ng panghuli? Hindi. Hindi, kailangan nila ng burst. Ng ano? Or pang survive. Survive na lang kaya. Pwede, Lolits. Kasi may Arlots na sila, may Arlots na sila. Lolits na lang. Ano to? Ay! Okay. Mino? Baka. Kaso ano yung Arlott? Jungle? Ayan. Boom! Uy, grabe. Grabe, nagbala yung baka. Pumasok sa Pokeball. Binending nasa machine. Inventory, oo. Nasa inventing machine. Kinuha talaga yung Farsa YZ. Okay. Basic ay, ang ganda. Ang bilis naman pumili ng Echo. Blitz drop. Bad beats naman ng Echo. Hindi ka makakaisip. Hindi ka makakaisip. Wala kang analysis time. Grabe. Wala to. So, jungle Arlott. So, mid, hanap nila. Eh, wala na silang par. Sa ano mid Fobius daw pala to, Kuya Wolf. Ah, mid Fobius? Oo. Ay. Ayun. Tas jungle, ano? Ha? Amon? Grabe, mid kakaiba. Mid Fobius. Jungle Amon. Mid Fobius, jungle Amon. Saan si Arlott? XP. Okay, sige. Pwede na nga. Ibang klase ang hinain ni... Coach, Bad Gal. Kaso wala sin... Oh, Bad Gal Zep. Bad Gal Zep. Ibang hinain ng Bad Gal Zep. Binabati kasi Bad Gal Nini. Nanonood ngayon. Akalam kong nakikinig ka. Sa lahat ng mga... Lahat ng mga Bad Gal. Mga Bad Gal dyan. Oo. Yan. Binabati namin kayo. Grabe si Bad Gal Zep. Oo nga. Kakaiba yung pinili. Feeling ko ito na yung favorite kong pangalan. Bad Gal Zep. Bad Gal Zep. Oo, hindi. Walang kabayas-bayas. Walang kabayas-bayas. Ay, nabala. Si Eudoris Haslem. Si JB. JB.
Na buong echo nandiyan eh, no? Sa, ano, sa side nila. Ay, syempre. Ah, may mga fanboys din pala sila doon sa, ano. Mid po views, kaso wala silang wave gear. Pero at least meron sila nung, ano, Minotaur. Dito matitest ang kalakasan ng Turkish Delight. Mm-hmm. Sa mid po views na ito, kay Lunar. O tama, mid nga, boss. Si Lunar ang gagamit eh. Siya pumalit kay Rosa eh, di ba? Ito na. Ito na. Makita na natin ang toy. Lakas na ka, ano siya? Kaso, typically, ano mo, Manjin, ang ginagamit sa Pobius ay flame shot. Pero siya nag-purify. Purify. Interesting. Para siguro ano, para hindi siya maliparan. Ni Wanwan. Tanggal stack. Tanggal stack, oo. Diba? Hmm. Asa na si Mr. Alien pala si Alien? Si Alien. The best mindset. Kalaban si Sanford. Pero best pick din kasi ni Sanford. Grabe yung echo, no? Kasi na-share ko na to nung isang araw, Kuya Wolf, kay OSX, eh. Hindi ko alam kung narinig mo. Nung sinabi ko kasi kay Carl mismo yun, nung kausap ko siya, nung nag-basketball, kami ni Nabato. Sabi ko, Carl, nawalaan ko pick mo, ha? Ganun sabi niya, oh, kasi basic lang kami, eh. Sabi niya. Sabi ko, ano ba yun? Gana ba yun? Basic lang kayo? Sabi niya, oh nga, basic lang talaga kami. Proud pa siya. Proud pa siya. Proud siya. Ibig sabihin, ganun sila ka, alam mo yun, concrete. Tsaka solido sa kung ano man yung strategy nila. Sabi nga nila, kung sobrang galing mo naman dun sa mga basic na bagay, ba't mo pa papa-artehan? No? Kung baga... Kung sobrang galing mo, kung 100% sure win sure yung layup mo, ba't mo pa i-slam dunk? Tama. Eh, pag na-slam dunk ka, pagod ka. Pagod ka. At least yung layup. Layup ka na layup. Oo, lalagay sure, mo lang. Sure pasok naman. Lalagay mo lang. Uy, uy, grabe. Cura? Aray ko. Kung kanina ay mga karayo mang pinapalabas ng FIMP, ngayon naman bubog. Ay bubog. Kain bubog talaga. Yan, kain tunay bubog na, literal na kain bubog. Oo, mula kay Amon. Bubog technique. Alien ngayon, na-taunt ni Carl TZ. Oh, grabe. Sabay knock up. Labas ang turtle. Blitz turtle din. Blitz turtle. Ang problema dito, walang ult TZ Kyura. At itong si Sanford, gamit na yung ulti, walang fighting chance ang FIMP. Libreng turtle once again for the Orcas. Blitz turtle. Sabay. Alam mo maganda sa echo, kabisado na nila yung ano, no? Timings ng bawat objective. Alam nila eh. Parang naturally na-ingrained sa kanila na 30 seconds before turtle, hindi na kayong magamit ng skill, hindi kayong magpapapunta sa pack na spot. Oo nga eh. Ganun talaga. Yan ang mga naturo ni Coach Dick. Kaya ata. Burstable, okay. Burstable. Burstable, gandang bubog mula kay Kiora. Pinakain si Carlito, 1-0. Lumamang ang Fimp. First blood. Importanteng kill yan. Nagamit din nila yung Minowan for that. Which is okay, kasi syempre, kill kay Carl TZ yun. Makakalamang ng konti dito si Kiora. At importante kasi kay Amon. Kay A-Amon. Oo. Na... si A-Amon na makakuha ng snowball sa kills. Oo nga, no? Oo, kailangan niya yan. Tsaka, ano siya eh, snowball tayo. Para siyang Gushun eh. Mm-hmm. Yan ang modern day Gushun. Actually, tatlo sila eh, na parang mala Gushun na magkapatid sila ni Gushun eh. Ah, kaya naman pala. Oo. Sino isa? Ang own brothers. De, Julian, sana iniisip ko, pero yung kit na kapag ginanggel mo, medyo kailangan mo mag-snowball. Mm-hmm. This time, si Sunshine na tinatarget ni Carl TZ. Nice taunt. Nandito si Yawi ngayon. Coming in with the first kill. Sabay kuha kay Sunshine. Wow. Ganda rotation kasi knowing na walang flicker si Sunshine. Mm-hmm. Eh, nakakuha sila ng bonus. Eto na si Alien. Alien na. Damage. Wala. Eagle siya dan. Dragonoid form. Para kay Sanford. Para mag-out. Kiora is here. Nanakawin niya muna itong Lizard. Yep. Kailangan na mag-push ni Alien dito habang wala Sanford. Ang Echo, kailangan nila ng Radiant Armor para dun sa Phobius tsaka dito sa kanilang kalaban na Amon. Amon, really, magkakaroon kasi ng ano eh. Pag hindi ka nag-snowball nung first 8 minutes of the game, magkakaroon ng Radiant Armors yung kalaban mo. So mahihirapan ka talaga. So kailangan mo talaga kumil. At na-slash si Sanford dito. Makakill ng isang side ng FIMP. May iwan actually si Alien at Yawi. Oh, kung may damage ang recall, ginawa niya pa. Pero babawi sila dito kay Carl TZ. Binabanatan niya ng machine gun. Sabay yung mga slam dunk ni Lunar. Pero ganda ng taunt. Sabay magpuprock back si Benny Cutie. Benny Cutie, kabila naman. Benny Cutie will take that kill. Lumaban na lang si Lunar. Sobrang lupit ni Carl TZ doon, mga kaibigan. Nabanat pa niya yung ulti niya. So, imbis na sure dead na siya nung talon sana, nung slam dunk, nakapag-lifesteal pa siya. At hindi na nag-matter kung nahabol pa siya ni Sanfobius. Makuna na siya under the turret. Well done. Well done. K-
Kay Carl TZ, sabay ayun. Si Sanji. Three-pointer. Wala kay Sanji. Back-to-back play sa Kumanjin. Sa top lane, tumama yung curse niya para ma-stand doon si Alien. Oo. So na-contra pa nila yung Arlott. And then, dito sa play na to, ginamit niya yung ulti niya habang nagtitake ulit ng turtle doon si Carl TZ. So, well, pansin ko, si Sanji. Si Sanji commendable talaga ng ano eh. Galing na galing ngayon. Piling ko, pag mage killer type, Sanji ang peg ngayon eh. Biruin mo, 4-0 na siya. Hindi tayo aware, 4-0 na kagad yan. Mm-hmm. Kuya Wolf, lumilipad-lipad na lang si Lunar dito. Can Lunar take a kill? Hindi. And finally, oh, ayun na. Benny Cutie with the 1-1. One more hit. Mawala si Benny Cutie, pero worth it naman. As ooh. Echo will gain momentum to a gold lead. Triple kill para kay Benny Cutie. Tatlong assist din yan na yun ay bigay doon para kay Sanji. And already, nakikita na natin na yung Echo talaga ay namamayagpag na. Namamayagpag, boss. Nakontra nila si Lunar, hindi siya nakapag-purify. So, yun yung kakaiba doon. Gusto mo na dire-diretso yung pag-dunk mo, pag-slam dunk mo, ikaw na si Bobby. Yun na yun eh. Hindi siya nakapag-puri. So, na-burst siya afterwards. Hindi pa maganda doon, nakapag-iwan siya ng stack. Oo. So, nakalipad pa. Oh my G. Ang ulat ni Sanford. Hindi na tinatablan ng bubo. Ganda rin ng zone ni Sanford. Wolf, tignan mo yung score ngayon ni Yawi. 7 assists, tapos 7 kill participation din si Sanji. Oo. This combo though. Yawi and Sanji combo. Ray Allen tsaka Chris Bosh. Oh, ini-screen na ni Chris Bosh yun eh. Meron talaga. Tapos Tris eh. Very old school pero. Drop pass. Ito. Ayun oh na. My God. So, ayun o, dalawa na yung naka-radiant. Mahirap na yan. At nagulat. Bakit? Oh, habang nakadragon siya, hindi siya masyadong makunat siya doon steel sa plates. Bubog. Oh, naka anti-magic. Anti-magic. Naka-cloak din. At ito na. Ito na yung sinasabi natin, di ba? Pag first 8 minutes, hindi ka na snowball bilang Amon. At 8 minute mark, kung saan nandun na yung Lord, hirap ka na makakuha ng kill. Ng kill, yeah. Hindi na niya pwedeng patayin si Carl. Tsaka itong si Yawi ata yung man. Isa. So, mahirap na talaga. And Sanji, using the wings by wings para maka-out dito. Shanta targeted ngayon! Wow! And finally makakuha ang side ng Pimp. Pero Benny Cutie with the Tiger pacing out. Si Carl TZ maiwan. At ayun yung kailangan. Grabe. Si Sanji ba ang butas dito, Wolf? Yun ang main focus ng side ng FIMP. Ang ganda ng ginawa ni Apex. Nahuli niya yung tatlo. Oo. Nice Minoan's Fury. Mula kay Apex dito. Nandito naman si Sanford. Magsuzone na muna. Sabi ni Carl, zone mo nga, Ford. Ngayon, eto na. Nilabas na naman ng mga bubo. Kiora finally getting a retribution last hit. Laban kay Carl TZ. Carl TZ, haharap sa lahat. Tatamaan siya ng sniper dito. Nandito si Nayawi, but makunat si Carl. Oo. At mag-out na lang dito yung FIMP. Sobrang laking win nun. Nakakuha sila na 2 kills. Nakuha nila yung turtle. Good job mula good sa job Turkey. At another good play from Apex. Sinabayan niya nung malapit nang mamatay yung nasa retreat threshold na yung turtle. Oo. Tsaka siya tumalon. So na-force na mag-dash out si Carl TZ. Extra pindot yun. Nauna yung retry niya. Nakakuha to si Kyura. Nabawian nila ng bahagya. Malupit. Pero hanggang saan nila mako-convert yung bawi na yon? That was, I think, a turtle na, well, di malabo, na first time nila makakuha. Pero tuloy-tuloy pa rin ang aggression ng side ng Echo. Pinalambot ang baka. At ayun na, minasahe si Lunar ng mga tusok ni Benny Cutie. Grabe. Ang sakit talaga nung ano na pag napag-inspire na. Pinaulanan, Kuya Wolf. At pinuprove lang dito na hindi sila nakokontra ng isang Bobius. Oo. Alam mo, itong 1-1 ni Benny Cutie, ito yung mga stop of legends. Oo, ito yung mga kapag nabagyuhan ka, masakit yung tulo, yung mataas yung droplet. Oo, masakit yung droplet nung bagyo. Yung parang nagkakasugat ka. No, sabi mo nga, Dark Magician to Dark Magician niya to, Pikachu, Agumon. Agumon, Gabumon eh. Lahat na. Drasel. ito yung dragon niya eh. Dragon, oo. Oh. Tsaka ito yung Garuda Eagle Garuda niya. Garuda Eagle. Benny Cutie. Yung Rasengan. Oo. Oh, oh. Ay, hindi. Yung Pax, yung Pax. Ito yung Pax niya eh. Ah, QB. Oh, ito yung QB niya QB. Eh. Oh, nga. Oh my glab, Echo pa rin. Akala natin lalamang na yung Fimp dun eh. Nahanap na yung Fimp. Pero kulang pa rin.
minamacro na ngayon sila, yun, pinupush yung top, yung flow, yung top. Yun, hindi ko ever na-gets sa lahat ng MOBA, bakit? I mean, flow yung term, but this what it is. Nangyari na eh. Nangyari na eh. Alam mo, sa MLBB, nagkakaroon na ng sariling term, boss. Pero lumang MOBA na yun, yung flow. Flow. Pero ganun pa rin. Flow mo yung top. Flow mo. Na-flow na yung top. Na-flow na yung kaya maglo-lord sila. Ito na. Okay. Fim, now, setting up something here. Here comes Kiora. Okay, Blinker in mula kay Yawi. Sabay, Divine Judgment. Para kay, mula kay, hindi ko na maalala sino ba. Dahil nagkapasokan. Habang si Carl TC maiwan dito. At nagpagkain na ng mga bubog. Apat mga buhay sa side ng Pimp. Si Sanford ganyan maiwan. Kiora makakuha pa ng kill. Ang ganda ng mga Demonic Force. Wow! Demonic Force wins games at buhay si Alien. Si Alien ang binanatan ng Divine Judgment. Nalito na rin tayo dahil nabuhay pa nga siya. Nagulat tayo dahil si Apex biglang blinak lahat ng galaw ng Echo. Lyrics ang binabanat. Nakita mo yung talo niya muna, knock up muna. Tapos yun yung ginamitan nung Needles and Flowers. Tapos nakuha pa niya yung Minoan Fury afterwards. So talaga nakontrol na. We can see that through the replay, Alien na buhay dun sa Tenacity. As you can see, tapos yun, una, initial knock-up, then lumipat si Benny, kaso tinamaan siya na sabay yung paggamit ng Minoan Fury, and there was the burst. Nandoon at nakahanda si yung kanilang gold laner, which was si Sunshine. Kumbaga, nakahanap ng opening si Sunshine, tinalo yung bagyo. Ang ganda ng screen ni Apex din doon para bigyan si Sunshine ng better opportunity to give in, to put some damage. At dahil dyan lumamang! Nakuha agad nila isang ano lang. 1K isang na. Isang flash lang. 1K na ang kalamangan na turkey dito. Ang laking bagay din talaga nung ano, nung Demonic Force. Oo nga. Ang hirap to market sa Echo kasi puro dash type din yung hero nila eh. Dash type? Oo, dash type yan. Apat yan, may dash. Hindi yung Yuzong may dash din yan, di ba? Oo, meron. Considered dash. Ang wala lang dash dito, si Sanji. Technically. Flicker lang. Flicker, kung account. Pero, di na nagmamatter yun. Feeling ko, isa pang problema dito, wala silang Fury para kay Apex 47. Oo nga. Yun ang isang problema. Wala silang pang cancel out ng Dabog. Classic Minoans Dabog. Meron lang sila yung second skill ni Benny, kaso isa lang yung makakancel. Sino nag-retry dun? Si Carl ba yun? Pareha sila. Ay, hindi. Hindi, si Carl. Pero napunta pa rin sa red side. Oo. Hindi, napunta ata sa Lito. Ah, no, kaya. Gusto niya sanang ipok yung kanyang kalaban. Kaso, yun. Oh, yung bawas. Ng FIMP. Oo, okay. Lamang na sila ng 2,000. At careful sila dito. Dito mo malalaman talaga ang The Alien Wisdom. Hindi kami takot sa kalaban namin. Hindi kami matatakot. Alam normal namin. Normal na game lang to. Alam namin, pasok na sila sa playoffs. Kahit anong mangyari, kahit manalo kami dito, pasok na sila sa playoffs. Alam namin yan. Huwag kayong mag-alala. Okay, let's look at some of the items. Hindi binuo yung Feather of Heaven. Interestingly, mula kay Kiura. Nirush nga yung kanyang golden staff. Ayan, eventually, ngayon, binuo niya na. Makati na yan, Kuya Wolf. Inuna niya yung attack speed. Oh, magic ano yan, intensity. Yep. Walang winter pa ngayon itong si Sanji. Kailangan niya yan later on. At napapansin natin na after nung initial na pag-surge nung pera para kay Benny, doon sila nangyari. 19K? Totoo ba to? Push benefits. 19K nakuha nila. Ang bilis nun. Totoo ba yun? Parang ano yun ah? Sahod-sahod ni Butters. Shoutout kay Butters. Pero joke lang. Ngayon lang nakakita nun na 19K ginain nila. Yung benefit, no? Ang taas ng daming benefits. Parang sobrang naman yun, boss. Hindi ata yung ibig sabihin nun eh. Yun ba yun? Push benefits eh. Plus 19K. Ah, hindi. Pag na-push ata nila lahat. Ganun ba yun? 19K, oo. Hindi yan yung aftermath ng laban. Talaga? So, sige, yung, dapat lang. Hindi yan yung aftermath ng laban. So, kung pag nakuha itong Lord, yun yung makukuha money. Yung benefits. Impossible yung 19K. Oh, impossible nga yun. It is what it is. It is what it is. Pasok si Yawi dito. Gusto niya ulit si Sunshine. Pero, nakawala si Sunshine. Si Yawi ngayon binabanatan. Si Luna maiwan Demonic Force. At ang ganda ng Winter Truncheon. Pero, 10 beats production. Yung damage at yung follow-up ng side ng team doon. Kaya, napalaban na lang ngayon.
ang side ng Echo. Sino makakuha ng Lloyd na to? Maiwan ngayon si Apex. Pero si Kiora makakalasit ang Red. Wow! Nawala si Betty Cutie. At napayungan ang bagyo. Yawi also falling low. Yawi is down. Ladies and gentlemen, apat ngayon ang mawawala sa mga Orcas. Grabe. At triple kill si Kiora. Apex 47. Nakaangat na. Tapos ba ang laban na to? Sanji is alive though. Kailangan depensa ni Sanji. Napakalupit nung pinakita doon ni Apex. Ay, naku at yun po. Na naman, Flicker first kill. Flicker first kill. Nagpalabas ang mga bubog. Kaya ba tapusin? 9 seconds para kay Benny Cutie. Sanji, wala na siyang magagawa. Oh, what a final slash. At may hulog talaga. This is the Turkish Delight. It's a 1-1. Ba't kami matatakot? Wala kaming kinakatakutan at dapat katakutan dahil hindi naman kami makikita sa playoffs. The out of this world mindset mula kay Alien. Give respect where respect is due, Kuya Wolf. Oo nga. Alien and Apex 47. Min, apat yung nahuli ni Apex sa dulo. The patient Minotaur. Binawi niya yung huli ni, ano, ni Sanford. Oo. Na, ano, na penalty agad zone. Ang tindi ng, ano, dito, apat ng kapit ng pimp. Apat yung pinatalon at wala silang fury. Wala silang fury. Di nila natakasan yung Minotaur. Ang galing nun. Akala ko nga lugi na yung pimp dun kasi patay na si, ano eh, si Lunar. Si ano, si Phobius. Oo, deads na si Lunar deads eh. Deads na yung Phobius. Iba. Ang tindi na. It's all about the mindset, Manjin. Ang tindi ng mindset. Iba talaga ang nagagawa kapag nakakapaglaro ka nang wala kang takot. Wala kang iniisip. Kumbaga, hindi mo iniisip yung itong world champ kalaban namin. Tama. Eh. Iba makakalaban ng world champ. Yun yung iniisip nila. Kumbaga, ano lang yung laro nila eh. Nating just get points. Just get points. Yun lang yung iniisip nila. Just get points. By the way, sa lahat ng mga viewers natin, sobrang importante at crucial ng panalo na to ng Fireflux Impunity. Kasi ibig sabihin, dahil na-scorean nila yung Echo, all they have to do is to win another game. Oo. Actually, pag kailangan mas mataas na, yun yung gusto natin sabihin, sobrang taas na nung chance nila mag-playoffs agad. Kasi na-scorean nila. At mapipressure si, ano, yung team kahapon. Oo. Si, ano, Occupy. Evo. Ah, Evo. Oo, mapipressure yung Evo. Actually, 1 point pa lang naman. So, may chance pang mahabol ng may kaya pang abulin pag na-0-2. Pero the fact na nakaisa sila dun sa Echo, malaking bagay na agad yun. Grabe. What up? Mind blown, bro. Mind out of this world. Out ang ipinakita ng FIMP. Tanongin natin si Chantel kung ano ang naiisip niya mula sa game number 2. Basta naisip ko, alien domination na ang ipinakita dito ng FIMP against Team Echo. And again, it's all about patience para sa kanila. Kinailangan lang nila ng isang magandang setup and at the same time, kailangan lang din nilang alamin kung ano nga ba ang kalakasan ng kanilang kalaban na team and at the same time, kung ano nga ba ang kalamangan ng kanilang lineup. Kumapansin natin, no, for MSC 2023, napakataas ng potential ng Minotaur at pinatunayan yon ng FIMP pagdating doon sa mga crucial team fights against Echo. Again, with the sustain and at the same time, yung crowd control na kaya nilang bigay. Speaking of crowd control, isa sa mga player na nag-capitalize ng crowd control ng kanilang team ay ang ating Smart MVP for this game, kundi siya na rin. Apex 47, The Minotaur. At dito lang di ba mapatunayan na okay lang kahit hindi sobrang taas ng KDA. 0-2-1 for Apex 47. Pero kasi at that most crucial moment, naging maganda ang pagpasok ni Apex 47. Kinailangan lang niya dito ng Athena Shield and even ang Dominance Ice. Again, meron siyang sustain so hindi na niya kailangan i-build pa yung mga ibang items na really on the makunat side. Kasi ito yung concept ng item niya pero pwede rin natin explain later on. But yeah, for this type of itemization para kay Apex 47, ang pinakakailangan niya lang naman talagang i-soak in the damage is yung damage ng Farsa. Bakit? Merong 1-1, di ba? For Echo. Kasi ang nakafocus na doon sa pag-zone out kay Benny Cutie was the Phobius. So para meron silang sariling targets doon sa laban natin. Kaya naman na teamfight participation is 85%. May kita natin sa ating highlights kung ano nga ba naging susi for FIMP to win that game. Early parts of the game, definitely it was FIMP na pinakita kung bakit isa din sa mga pinik nilang hero is si Amon. Pero kasi mahirap din naman para sa side ng FIMP.
napigilan yung 1-1. Pero later on, may moments kung saan FIMP parang medyo iniwas na rin nila doon sa mga teamfight na magiging delikado sila. Ito, makikita natin napakaganda mga Divine Judgment from Echo. Pero nakatulong din, by the way, yung knock-ups ng Lord for every teamfight. At kung papansinin nyo, yung performance dito ni Apex, in between utility, crowd control, tanky type of boss 5, kung saan he is in the middle of the teamfight, doing that knock-up skill. And at the same time, si Sunshine ay talaga namang prepared to bring Sunshine to the team. Kaya naman naging maganda para sa kanila. And yung burst din kasi ni Cura. Actually, there were moments for Cura at the early part of the game kung saan pwede sana siyang makapag-secure ng kill. Pero slowly but surely ay hinabo lang niya. So again, for Echo dito, items were really on point. It was 15 minutes pantay nga actually ang ating score. It just so happened for the side of FIMP, yung items din nila pagdating sa dulo ay naging nga pang counter na rin doon sa lineup ng Echo. And for Echo, doon sa last part kung saan kailangan nalang depensahan yung base, si Sanji na lang din kasi natira. So, medyo kinulang dahil meron na rin mga flickers or merong dalawang player from FIMP may flicker na time na yon. Kaya hindi naging madali para kay Sanji na depensahan yung kanilang base. Could have been Echo's brilliant defense kung meron pa siyang isang kasama that could actually stop the players of FIMP. But again, FIMP dito, pag alam nila na sila na yung lamang doon sa area of teamfight, talagang dire-diretso na nila. Let's focus on the item of Alien and Apex 47. Again, added doon sa information na sinabi natin that Lunar was actually focused on finding Benny Cutie sa teamfight. Nag-build din siya ng Winter Trashot to emphasize on that para pagkakuha niya ng crossbow tang ay diretso na lang Winter Truncheon. Very nice move. And even for Alien, meron din siya dito ng Blade Armor. So again, it's really more of FIMP trying to compensate kung ano yung lacking on other departments. So kung si Lunar dito nakafocus on damage and at the same time sustain tapos kuhanin yung damage ni Benny Cutie, si Alien naman dito yung possible din na hero na namanggulo dahil naka-Dominance Eyes din, naka-Athena Shield din, and at the same time for Apex 47, kailangan niya lang talagang gawin is mag-knock up, mag-heal, and again, that beautiful Minoan's Fury. Kaya naman titignan natin dito ang overall post-game statistics of that game. Talaga namang Echo ang lalamang doon sa Monster Gold Stolen, again, because of the point that Echo was really on the lead in the early game. But for FIMP, imagine if... hindi pala imagine kasi nakita natin na nagkasabay-sabay yung damage dito ni Cura, yung damage dito ni Sunshine, and at the same time in terms of crowd control, it is really FIP that has more area of effect or mas malawak yung area of effect kasi meron kang nga Minotaur, meron ka ding Arlott with that final slash. So medyo naging mahirap for Echo doon sa laban na yan. And again, we really have to take note that during those Lord team fights, meron pang knock up from the Lord. So very exciting talaga ang nakita nating performance, but definitely total assists for Apex 47 was 11. So parang nagmanifest 11-1-1 ang ating naging score dun sa series na yon. And for FIMP, talagang mindset is the key. Hindi naman talaga nila kailangan matakot kung hindi na makakaharap ang Echo pagdating dun sa playoffs. Ibig sabihin lang nito at sa madaling salita is one step at a time ang gusto nilang mangyari. At sa panahon na to, kailangan nilang iselya ang kanakalaban. But anyway, it is the world champions na kanilang katapat. So tingnan natin kung sino nga ba talaga magwawagi para sa ating panghuling serye. So iba to na muna ulit natin sa ating mga napakagwapong casters. Wolf and Manjin, kayo na muna.